Welcome to the SABAW podcast. Today we have the Respeto crew and director, si Treb Monteras. The second, si Nor Domingo, who plays Fuentes. Yes. And the producer, Monteras Jimenez. Hello. Yeah. Thank you for coming over. Yes. Hi. It's been like a couple of months since Cinemalaya. Did you guys expect this kind of reception and that it would be this good and this acclaim in retrospect? Well, ako personally, I didn't. Ano? In-expect ko kasi magkakaroon ng mixed review siguro dahil, alam mo yan, syempre, Filipino. Yeah. Yeah, kasi pag mga Pinoy, usually, may trailer pa lang namin, alam na namin na maraming ano eh, maraming haters na tipo 8 mile lang yan, ganyan, di ba? So in-expect namin na yun nga, baka mixed reviews, especially may mga tinakal kami na topics na medyo sensitive, di ba? Na hindi pa kami sure kung paano tatanggapin ng Pilipino. What's the timing and no, first of all, is the 8 mile comparison fair, do you think? No, pero expected. You expected it. Kasi nga, it's about rap. It's about rap battles. Okay. What was the most difficult thing filming it, basically? I heard there was like a real life incident. Can you tell us about that? Okay. It was one of the scenes na pauwi si Abra from a rap battle. And then, so, before ako mag-roll ng camera, sinabihan ako ng Ali na kung saan kami nag-shoot ng mga scenes nila, Mando and Connie, na may dadaan, huwag mo munang ano. Sir, huwag mo munang i-action ha, sabi niya ganyan. May dadaan. Nakita ko yung mga dumadaan, ano, tatlo silang lalaki na okay siya for ano eh, parang foreground. So, dadaan sa lubong si Abra. So, ni-roll ko. So, action, ganyan. So, pagka-cut ko, sakto nagkagulo yung mga tao. Kala ko kung ano yung pala may tinutukang nasa likod. So tayo sa mga polis pala yung tatlo na yun. Tapos normal sa kanila na may ganun. Pag may nag-iikot na naka-polo shirt na ganyan. So, na naka, parang si Nor. Naka-polo shirt sila. Tapos nakasuklo yung buhok. Disente yung itsura. Ano yung alam nila na polis yun. Usually ganun. So nung time na yun, hindi naman tinuluyan yung ano yung suspect, no? Kasi nagtago siya sa likod ng isang matanda tapos nagturo siya, pero nagpatuloy sila maghanap nung time na may mga dinampot saka may mga nahuli talaga. Do you think your presence averted a real life murder, the presence of a film crew? Probably. Okay. Probably kasi nung time, talk about art making a difference. Kasi ano eh, alam nila may mga cameras, aware sila na may mga cameras, and pinag-uusapan nga namin yan ni Kins, our LP, nung Respeto, na nung nandun kami medyo hindi na masyado nag-ikot-ikot yung mga police kasi the first nice na nandun kami, ang daming umiikot ng mga patrol sa area. Pero nung mga ilang gabi na kami nandun, medyo nagiging madalang. May time na hinintuan kami. Mm-hmm. Kinabahan kami kung bakit. Tapos magpapapicture lang pala sila kaya. Oh! What a relief! Yeah. Kasi may mga times na ako nahintuan na ako ng ganyan. Okay. Detilhensya, o wala akong permit, ganyan, kahit na meron. Mm-hmm. Pero during our last night there, merong huminto na patrol. Walang plaka. Tapos pinahanap kung sino ang in charge. Siyempre, nagturo ako. Hindi ako yun. Hindi. Does that mean shooting in Pandaran was, kasi sanay ka sa music videos, directed by commercial stuff. Yung bang challenge na ganun, shooting in Pandaran and in a highly urban poor environment, is that something you anticipated? Parang sabi nga nung I think Kins mentioned na ang daming permits for sure na kailangan. Well, pag in any location naman, especially pag ganyang klaseng lugar, kahit naman sa iba, ganyan, Quiapo, na-expect na merong mga lalapit na police o barangay, na dedilhensya kahit na may permit ka na, especially sa lugar na pinagsyutingan namin, yung mga eksena kay Doc, siya kasi corner,
Tapos, tatlo palang barangay na sasakupan. Okay. So, itong street na to. So, tatlong bayaran yan. Yes. Medyo, okay. Ano kami, dinugo kami ron. Kasi, yun nga, parang, kunyari, naglakad na yung artista namin sa kabilang kali. Especially, may habulan kami. So, ibang tanod na yun. Oh, ibang, ano, territory na yun. Then, yung ibang tanod, yung tanod dito sa kabilang street, ayaw niya makialam sa kabilang tanod. So, pag may mga tao dito, hindi nila sinusuway, kunyari, kita na sa camera. Kasi, dapat, ibang tanod na yun. Sakit sa ulo. Medyo ganun. Medyo magastos. Yeah. So, unofficially, you do have a For the Boys fund. Yes, yes. Okay. Yes. What a challenge for filmmakers na local. The difficulties, again, of moving from a commercial to an indie film environment. Did you choose Respeto, or were you looking at other stories, at other scripts? For Cinemula specifically, you know, gusto ko yung Respeto palagi yung submit. Kasi 7-year ano na siya, concept. Diba? Well, actually, yung time na yun, 5 years na siya. So, yung naisip ko talaga siya, parang bagay siya sa Cinemalaya. Kasi originally, yung concept niya, hindi naman talaga siya, medyo hindi siya, hindi dark yung ending. And so, ano siya, medyo marati kid. Ganun okay. Yung tema, mentor, di ba? Young rapper, tapos merong veteran poet. May martial law pa rin. Actually, nauna naman talaga yung martial law. Mm. Parang gusto ko nang gumawa ng pelikula dati about martial law bago pa itong ano, hip-hop movie. So, nagkataon na, ano, yun nga, parang napag-marry ko siya. Mm. So, ang tawag dito. So, yun talaga, for Cinemalaya talaga specifically, gusto ko yung Respeto yung mauna. Kasi feeling ko rin, parang siya yung sakto nun sa budget. Tapos feeling ko yung panlasa yung tema nung Cinemalaya, babagay. So, just for the festival, can you tell us about working with rappers, the culture of hip-hop sa Pilipinas especially? Were they open to... Because there's tribo, of course. Mm-hmm. It takes another look at that, pero in a very different way. How did you define yourself in that? Ako kasi hindi ko napanood yung tribo. Okay. Hindi ko siya napanood. Actually, ano ba? Marami akong hindi pa napanood na Cinemalaya ano, films. Ano. But, you know, yung mga rappers kasi, ano eh, parang hati eh. Mm-hmm. Kasi marami sa kanila, ano, marami may gusto, marami rin may ayaw, maraming parang, okay. Parang ina-avoid kasi, meron kasi mga rapper na kahit ano pwede. Parang, Ano ibig sabihin, sorry? Yeah. Ano ba? Kahit ano? Kasi... Kahit anong project, okay lang? Yeah, parang ganun. May mga iba naman na parang... Ano bang term? Hindi ko maano kung purist sila or something. But, or protective. Protective doon sa kultura. Kasi, ayaw nila yung ano eh. Parang ina-avoid nila is, kunyari, gumawa ako ng pelikula, pero para siyang, yung mga pelikula ng 90s, ayaw ko nang mag-name. No? Yung mga hip-hop movies natin na Pinoy ng 90s na komedyante, palagi rapper, o batukan sila. They tapos, don't want to be misrepresented. Or lampoon. Oh, yeah. Okay. Di kaya yung mga TV shows na nagbabattle yung mga, kunyari, Christmas rapper. Okay. Okay lang naman yun kasi, actually, pag pinanood mo yung Christmas rapper sa Showtime, yeah. Quality yung mga verses. But ang problema, ayaw nila yung para silang kinikengkoy ng okay. Mga hosts. So, kala nila yung Respeto, yung mga iba na hindi sumali, feeling nila baka, ano to, alam mo na, yung mga typical na hip-hop movie na comedy lang, or baka addict lang talaga sila dito, batukan, okay. Yun yung ina-avoid nila. Trope lang sila. Yes, yes. Pero, nung nakapanood sila, yung mga in-approach namin, actually, nag-message sila sa akin last week, na sana makasama sila sa susunod. Kasi, yun nga. Respeto 2. Oh, Respeto 2. Respeto 2. Yan. So, gusto nila makasama kasi hindi nila in-expect na ganun pala. So, is there a kind of regret from their part na, yes. Dapat pala. Yes, oo. Oh, oh. Parang, actually, everyday. Maraming ano eh. Kasi, sa akin kasi, yung mga ano rappers ano na in-approach ko nung una, sila yung mga big time sa yeah. Sa flip top. Yeah. Kasi yun nga parang ibas medyo ano na parang kinakabahan sila dahil baka mukha silang tanga parang ganoon. Oh, you're also playing safe because yeah. Treb hasn't done a movie. Oh, nga, before. Parang why would we entrust our culture to you? Okay. And saka yung iba, how did you win their trust though? Hindi nila alam kung matutuloy. Kasi, like sila Abra, parang this is the fifth time na may nag-approach sa kanila. Okay. But first time nila pumayag.
Pero okay. There's actually bigger than Abra and Luni pa. Well, si Luni ang tawag nila kay Luni sa Hari ng Tugma, ganyan. And there are ano, parang siguro same level, maraming heavyweights sa flip-flop. There's ano, there's Patas, and si Balakid, marami sila, si Smuglas, marami sila. As in, sobrang dami nila. Pag tinignan mo sa Wikipedia, para siyang mga siguro 200 rappers na siguro yung dumaan sa flip-flop. So, thriving yung community nila, and it's understandable na gusto lang nilang protektan. Parang we're doing well here, bakit pa kayo makikinig? And ano, pag finalo mo yung mga pages nila, kasi marami akong mga rappers na yung kaibigan dahil sa Respeto. So pag tinitingnan ko yung mga Facebook pages nila, may mga iba sa kanila, hindi natin kilala, pero may gig sa Dubai, may gig sa Japan, may gig sa Korea. Talo pa minsan yung mga independent artists natin na may pangalan, no? Banda, di ba? Kasi na nakapag-Dubai sila. May mga nakita ko eh, kagaling lang nila last month sa Dubai. Ngayon naman, nasa Taiwan. Like, ito today, si Mike Cosa, lilibad siya sa Taiwan. May gig siya. That's amazing. Diba? So, import quality pala yung, export quality pala yung hip-hop natin. Mm-hmm. And ano ang market nila din is yung mga Pinoy doon na lumaki sa ano sa hip hop culture dito. So it's kind of half nostalgia. Yes. Okay. Yes. And ano rin, like si Luni, 2 weeks ago nasa Japan siya. Meron siyang battle doon. Yeah. Okay. Battle. May mga gigs siya pero nagpunta siya doon for a battle. And pag nagpunta ka sa Japan, actually kahapon nag-upload sila ng video. Kala mo flipped up din kasi puro Pinoy. Puro Pinoy yun. Puro Pinoy na hip-hop. Mga OFW. And there's also some crunk in your film, di ba? Yes. Crunk dancing. Yes. Actually, crunk. Crump pala. Crumping. Crump. Sorry. Crump dancer. Crump. Well, kasi, a little known fact is si Treb used to be a dancer. A very good dancer. Not just... battle break. Yung nga pala yung all around. yung crump kasi na yun, si Patrick ang leader nila, yung ng Hybrids of Freedom. I introduced him to crump 12 years ago. I still remember the documentary. Yeah. Yung pinanood ko sa kanya yung Rise ni Dave Dave LaChapelle. So napanood niya yan, talagang ano siya, blown away. And up to this day nakakapag-compete siya abroad ng Crump. And those people na nando sa documentary na yun, ano, napa-fly in niya dito minsan, nakikipag-compete siya with them, sila Tight Eyes. Yeah, Tight Eyes. Nakalaban niya na yung mga yun. That's amazing. Nakalaban niya na yan. Diba? Si Buck, ganyan. Nakalaban niya na yan. So it's like, it's such a little known community, pero ang laki pala nila. Malaki. Malaki. Sorry, I think Jay would like something. Well, yung mga questions ko lang, like, parang naging intention mo ba na pagsama yung EJK, martial law, at the same time yung poetry and rap battling. Sige, simulan ko dati. Tapos segue ko kay Master. Ano kasi, yung katulad nung kinanda ko kanina, yung script kasi nung una, medyo baby pa siya nung nabasa ni Master. Yung una ko kasi siyang in-approach 2016, I think. Mga... or parang ano pa lang, finalist pa lang pala sa Cinemalaya. So, kinento ko na sa kanya. So, nung time na yon, yun nga, ang tawag ko doon yung Karate Kid na script with the Provinciano ending. Ganyan. Pero, aware naman kasi ako na gano'n siya, baby pa siya. So, kaya sila Monster and Mario yung nilapitan ko. Kasi gusto ko yung taste nila pagdating sa pelikula. So, nung time na yon, iba pa talaga siya. In terms of yun nga, heart and soul, iba pa siya. When our original screenwriter left, Signal de Mesa, so he's so talented and talagang wala akong masabi kasi ano siya paano ba sabihin, pag kami pinasulat ko or may idea ka, talagang nagawa niya kagad. But it so happened na yung content nung pelikula, parang habang tumatagal, medyo ako parang iniiba na yung gusto ko sa kanya. And so, feeling ko kahit ano naman bagay siguro, kahit na anong creative endeavor, o simula siya, di ba, sa isang idea, pero habang tumatagal, na mas nakikilala mo siya. So, nung dumating sila Monster, na tatulungan nila ako, nag-guide nila ako kung saan dapat dalin. Ayun, and din nga, parang ako kasi, sobra ako affected nung nilibing si Marco sa libing ng mga bayani, and I wanted to include that dun sa script. But, yung
yung screenwriter namin dati, iba rin yung paniniwala niya about it, and iba rin yung marami kaming differences sa pagdating sa mga sa politics at sa mga ibang bagay. So medyo hindi ko siya mahulma kung saan ko gustong dalhin. So ang ginawa namin, tinanay ko na pagsamahin si The Monster tsaka ang screenwriter namin, pero parang hindi tumugma. So parang mas bumagay yung taste namin ni The Monster. Ayun. Is it fair to say na less than 50% na ng original story or script treatment is now in the movie? It's hard to talk about percentages at this point. Pero in terms of plot, actually not even plot. Mm-hmm. In terms of premise, it feels the same, except the intention is different. Mm-hmm. And so, intention, of course, makes a lot of difference. Intention mm-hmm. is what makes or breaks a movie yeah. for me. Mm-hmm. And honestly, when I got the material, I wasn't happy with the material. Pero kasi magaling si director. Alam mo yun, parang I was just banking on the fact na okay, I know Treb, we can make something out of this. As long as he's open to stuff. To revisions. Because the script was not a movie yet. Mm, it was a seed of a movie? Yes. Okay. It's hip-hop. And yeah. that's what excited me. Because nobody can truly do hip-hop here. Or I haven't seen a hip-hop movie exactly. that I actually like. Yeah. And Treb, who used to be a dancer, I love saying that. And if there's anybody who's into music, it's this guy. And I've worked with him, and parang I'm hoping na sana lang yun yung lumabas. Okay. So, because of intentions, it wasn't so much, I keep saying this, na we didn't necessarily make a statement movie. What was important to me was that because it was hip-hop is always grounded in what's happening around you. And parang yun yung natural na nangyari. Kumbaga, in terms of demolition, we didn't think about, oh, what's cool. Alam mo yan? Or we didn't think about, kasi parang yun yung nangyari. Certainly not slick, di ba? Like, big time. Oh. It's not as slick as big time. You know? Yes. Kasi, well, layo. Okay. Kumbaga, in terms of direction, kasi yun yung naintindihan ko sa hip-hop. I wasn't a hip-hop fan before, pero apparently, people relate to it. Kasi it's what's they can express themselves through rap. And it means yun yung nangyayari sa buhay nila. So yun tuloy yung naging kwento. Kumbaga, we kind of followed that path. Tuloy, hindi na naging Karate Kid yung ending. Or, kasi, ano yung pinapaligiran si Hendrix, our main character, ng mga taong namamatay, ng mga police na masama. Alam mo yun? Kumbaga, it wasn't like, okay, let's do this because we want to make a political statement or something. That's why it felt like we weren't hammering our message to people because we just wanted what's right for the story. And of course, if that's our truth and the screenwriter has a different perspective, then the story needs to change. Oh, oh. There were external factors kaya nagbago yung mga story. But for the record, we really wanted to keep everyone talaga. I mean, kasi si Signal, he was part nung sinisimulan talaga yung script. Although he was the fifth writer that I approached. Fifth writer. Yeah, that I approached, you know, to help me with this project. Pero, yun nga, parang syempre, kung iba yung gusto kong sabihin, hindi ba yung gusto niya sabihin, hindi talaga mag-work. Pero, ano kasi siya eh, parang siya na yung kusa na parang hindi nagparamdam. Because mm-hmm. she was busy rin with other things. Ayan, kasi palagi siya nag-travel. So, feeling ko rin, parang, yun nga, dumatingin tayo na parang sili niya, wala na siyang, ano parang okay na sa kanya na iba yung magtuloy. Parang yun yung huli namin na pag-usapan. Speaking of, I think there's a certain self-awareness din sa film that is very much a credit to it. And being in tune with the headlines, parang ang laking contribution nung si Fuentes. Mm-hmm. Or like, very human siya for me. Okay. Was it difficult to portray him as like not just a crooked, bloodthirsty cop? As an actor, I always approach, you know, a character
three-dimensionally. Yung parang, I don't wanna portray anyone. Kunwari, bad siya sa script. I just like, bad lang. Parang ganun. It has to come from siya. Somewhere and, ano. But I want to be as truthful as possible to also share sa vision nila, nila Treb and Monster. So, was it difficult? What were the difficulties? You talked about being three-dimensional. The difficulty was, for me, it was a conscious effort to make him more human. Not just a bad cop. Yung may pinanggagalingan yung kanyang mga, yung, although I didn't say it in the movie, outright, pero gusto ko may pinanggagalingan yung kung ba't siya nagkaganon, kung ano yung mga, his motivations, para lang, hindi lang basta bad. I mean, I don't like watching myself. Really? No, yeah. Yes. So daily cuts? So, yeah. No. I don't even watch playback during shoots. But nung pinanood ko, was that okay? Spoiler ba? Mag-spoiler ba ako? Nung pinanood ko, well, you can edit anyway. Sure. But when I saw my yung last scene right before the big scene. Yes. Okay. The big scene. Even I was surprised. Ay, ginawa ko pala yun. Na from this, you've seen it, right? Yes. So I was looking there down to at my, and then when I looked at nag-iba ng slide yung so the performance, your performance itself surprised you. I mean, yes, sometimes. Well, yes, yeah, sometimes it's like that. It's better not to plan your reactions. You have a more organic. So it is more organic. Parang you just nagagamit na too much yung in the moment eh. But you know, there's sometimes for an actor satisfying to if you surprise yourself. Were you surprised with that? Oh. Actually, ano, ang gusto ko kasi kinar, since hindi nga siya mahilig tumingin sa monitor, he's not acting for the camera. So lumalabas yung truth. So hindi conscious. Hindi, okay. Hindi. Alam niya may camera, but you know, since hindi niya tinitigil sa sarili niya, hindi niya kailangan mag-adjust. That must have been such a, I mean, again, back to transitions, that must have been such a big, like, change from directing music videos and commercials. Well, it is. Palaging, oh, okay ba ako dyan, direct? Yeah, well, ganon siya. And actually, yun yung hate ko sana eh. Sa, hindi lang sa music videos, kahit sa advertising, or kahit sinong artista, yung siya nung conscious. Yeah. Kasi nasisira yung momentum and experience ko na yun, especially pag babae yung, ano, yung artistas na parang every take nandyan yung glam team diba touch up kahit na ang ganda-ganda and there's na, this object of ano na you need to retouch every 5 minutes or so diba pero in this case kasi sa to lang first time ko talaga nag-shoot ng ano ng narrative and ganito rin na poverty parang ganyan kasi usually music video syempre iba eh dapat glossy or artsy pero hindi ganito. So, ito, ibang experience talaga. As in, actually, before kami mag-shoot, parang a few days before, nagsusuka nga ako eh. Well, hindi naman nagsusuka. Because of stress? Naduduwal ka. Nasusuka siya. Hindi lang butterflies. Even yung, ano, even yung DOP namin, parang ibang a few days before, na nagsusuka na. Nagsusuka na ako, malapit na, ganyan. Although, ano naman eh. Hindi naman dahil sa food sa Pandangan. Hindi naman. Ano lang, sa kaba lang. Kasi ito na, first day. Alam ko, that's also when I do theater, yung first day, yung right before you enter, yung mag- nag-flight yung body. At saka ano, nung ano ba, a day before the screening. Okay. Kasi hindi ko alam. How did you deal with that? Sumuka na lang talaga? Hindi naman ako sumuka na literal. Pero alam mo yung feeling na gano'n. May feeling na gano'n. And parang iniisip ko, parang ito na, tomorrow's the first day. Kasi kami, pag nag-view kami, and may times na nag-invite kami, hindi ano, iba yung private viewing sa theater viewing. Theater viewing, yeah. Diba? Kasi, this is for the public. Kasi pagka yung mga friends namin yung nanonood, syempre, after that, okay. Alam mo yan, diba? Critic eh, so hinahanap yung butas eh. Pero doon kasi, parang nisip ko, okay, after 13 years, finally today, malalaman ko na, ano,
hindi pala ako marunong mag-direct. Parang gano'n. Historic moment na to. Parang people yun na, ito na yun, somebody will ano, tweet or review my movie and will should, say na... Should stay in commercial. Oh, parang gano'n. Or should not even direct. Parang gano'n, di ba? So finally, did you guys think that? No, never. Pero, yung ability niya? Yeah. Ah, hindi. Eh, pero kasi alam mo na, pag you should have more faith in yourself. So. Pero, yung confidence ko naman, tumaas nung nanood ako a day before the our gala sa Trinoma. So, medyo, yun nga, nahiya ako na magpakilala, syempre, dahil normal na audience, sa likod ako naupo, mag-isa lang. Tignan ko lang yung ano, yung reception ng crowd. Kasi pag kami, hindi naman kami tumatawa sa mga sarili namin gawa, di ba? So, okay naman, sakto yung mga... Sama-sama na. So, yung mga parts na... Actually, maraming parts na hindi ko in-expect na nakakatawa. Okay. Na natatawa sila. Unintentionally. May mga parts ako na in-expect na may ganitong reaction. Wala naman. Ganyan. So, iba talaga. Iba talaga siya. Mm. Pero ako nung gala, yeah. Ganun din. I was like, Jesus, paano kaya, anong kaya reaction ng mga tao? Di ba? Pero I was really surprised nung sa CCP na after the opening sequence tsaka nag-title card. Nung lumabas yung title card, you should have heard the roar. At yung mga tao, yeah! Ganun, opening sequence lang yun, sequence. Tapos nag-calm down na ako sa ka, okay to. Okay na. Okay to. Parang ganun. Is it a different high from your theater? Successful. Parang mas physical... Ano tayo? It's just ano, siguro mas wide kasi yung audience, mas maraming narapa. It cuts across. Then you get demographic. You get posts sa Twitter and ano and mga IG or social mga bago mong fans. Yeah. Mga ganun. Tapos may mga very young and demographic. May mga gumaganon sa akin sa ay si ano. Ay! So, mga, meron please. Tinitingnan ko silang ganyan. Police. 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 Yeah. Okay. Yung mga nagsasabing hot siya, hot dito. Dito goals. Hindi lang. Yung mga ganda ng show. Ang actually, what I like about the film, syempre, being in my advanced age than them, yung grupo ko is, of course, nasa half century up. Is your market like that? Not my market, but my friends. Your friends, okay. Yung mga kabash ko. So, the past week, na ano ko sila manood. And I was really, really... nervous about what they were going to say. Kasi I'm sure were you anticipating some kind of... Well, kasi una, hindi ko alam kung madidig nila yung flip top. Hindi ko alam kung madidig nila yung... The siguro, baka naghahanap sila ng glamour or yun nga, mga glossy films. But, yung una, nice film, nice, thank you, grass. Tapos mamaya, nung na-trigger na yung napag-usapan na yung mga nangyayari sa pelikula. So I was really happy na yung effect, at least for those who are medyo sheltered. Oh, it fosters discussion. Oh, okay. Yeah, that's what I told them. Just for discussion, at least that's what we want. Mapag-usapan na. So people, some of the wives of my friends were saying, totoo pala yon? May ganun pala? About the demo, the demolitions, and the drug. One of them even asked, how true? How real was the... So they thought it was mostly fictitious? Yeah, sabi ko, actually, it was all real. Yeah. So they were, lalo silang na ano. So it's a revelation now for the upper classes. Yes. Eye-opener. Eye-opener, that's the right word. Ito pala siya. And yeah, so talagang sabi ko, wow. I mean, that's what I really wanted to hear from them. At least, and the you, effect... Was it an experience as well in a kind of eye-opening manner? Na, especially the flip top, I guess. The flip top, for me, it was a... Although I've seen a few, I didn't really... I'm not a fan of what I watch every day. So, pero nung because of this, sabi ni Treb, panoorin mo sila, Looney, sa ano, before the shooting. The actual flip top. Yeah, sa YouTube, dami hits niyan. And Abra, kasi... honestly, I didn't know Abra before this film. And I watched, and I found myself just watching and watching and watching and watching. And I'm just, namangha talaga ako sa art, sa passion ng mga rappers, sa kultura, yung, and in-invite na nga ako ni, ano eh,
ni Apex sa December. Sabi ko, I'll be there for yes. sure. I want to experience it the live. Yeah. Oh, it's so different. Gusto kong makisigaw doon. Kasi the crowd, I mean, siyempre, the smell, it's like a concert. And tapos, the sweat, the heat. Hindi ko rin alam yung, sabi ko, I'm sure this is prepared. I'm sure it's written. Tapos while we were shooting, nakikipagkwentuhan ako kila Looney, okay. kila Abra. Ay, hindi. Kasi pag, after our first salvo, kailangan babalikan, may rebut eh. Kailangan babalikan mo yung sinabi niya. Right away. So you have to figure that out already. Habang sinasabi niya, paano ko ito babalikan? In rhyme. Exactly. And in meter. So talaga lang kong, what? Kinambak niya yung sinabi kanina. Parang, mind blowing. Yeah. Well, parang debate. Yeah, exactly. In rhyme, diba? In rhyme. Debate. Pwede mo sabihin. With acting. Madali yung with debate acting. Eh. How can you do that in rhyme and ano? Tsaka may notes ka sa debate eh. Oh, wala. Notes, ito talaga, grabe. So, were you basically amazed at the kind of vocabulary, the depth of it, that it takes, and then the... And it's just a presence of mind. Yeah, I mean, I don't know. I wouldn't know how to do it. It's not like theater acting, right? Malayo. Kasi you in theater, well, dapat di ka mag-a-adlib. Diba? You have to stick with the script. Of course, in very rare situations na talagang yung blackout, kailangan mag-a-adlib ka para matuloy mo yung ano, you still know your the story. Pero ito talaga, man, you try. I tried at home. Saan ko, paano kaya to in rhyme? Tapos may metro. ABAV. No, hindi talaga. It's a different skill. It's a skill. Definitely. It's a skill. Speaking of spontaneity and not memorizing, for the rappers, was it difficult for them to memorize lines? Anything that they found? No naman. Sanay sila mag-memorize ng lines eh. Pero yung rap nila, actually, sila nagsulat lahat. And especially mga sisi Abra, most of them impromptu. Like sabihin ko sa kanya, ganito yung rap. So he really is that good? Yeah. So like yun nga, like scene sa sementeryo, sabi ko, mag-rap ka dito ah, ganito. Hindi niya pa, kasi keywords doon ka na sinasabi. So like yung scene yun, gusto ko mag-end siya sa Monay o Bakery kasi pinatay yung babae sa bakery. So basta relate mo lang kahit ano, bakery, Monay, tinapay or whatever. Okay! Sige, so paglakad ka na ganyan. Okay. So paglakad ka na ganyan. Sure ka? Okay, paglakad ka na ganyan. Pag-roll niya, wala pang 30 seconds, babanat na yan. So how many takes was that? That took five takes. Five takes lang? Kasi may mga technical na, mali yung galaw ng camera, may dumaan, ganyan. But other than so, that? So, every time, iba yung ano, iba yung version. Iba yung version! So, ang hirap mag-edit. Hirap mag-edit. Kasi yung beatbox din namin, si, ano, si P, nagbe-beatbox, diba? Siyempre, since live yun, iba rin yung, ano, yung metro niya. So, nahirapan kami match, actually. That specific, ano, scene. But, you know, I'll also say, yung script, when I got it, sinabi ni Treb, hindi yan yung rap, ah. Kasi may ano, sorry, this part, mag-rap sila, this part, may nakasulat. Oh, so, there's a placeholder. Pero, hindi yan, kasi, sila talaga yung gumawa nung sasabihin nila. Kasi dapat yung flow. Hindi yung papayag. Yan yung nandun. Iba yung flow kasi rin eh. Kailangan yung flow pareho. Kung paano sila. Like si Looney, hindi siya pwede makapag-rap ng ginawa ni Abra kasi iba yung flow niya. At ganun din si Abra. Iba yung flow ni Looney. So different diction styles. Okay. The film seems to be, to me, personally, it's a bit too short. It feels like it should be longer. Really? Is there an uncut version of this movie somewhere that director's cut. Should be a director's cut? Well, was there the something that cut. More that you wanted to say? No, this is the director's cut. Pero may mga tinanggal kami. Okay. Like two or three scenes na we felt na unnecessary. And pag binasa mo yung script, hindi yun yung sequence. Parang a lot of magic then happens sa editing. In terms of sequence lang. Yeah. Parang kasi nung nag-open yun, yung sa original script, hindi siya nag-open na rap battle. Nag-open siya doon sa reels na kagad. Yeah, I tweeted him right away. Sabi ko, hey, wala yan sa script. Yung opening sequence. Ay niya, wala. Naghanap lang daw siya ng something. So was that... And again, I told you, the crowd roared right after that. Mm-hmm. Kasi nung trinay namin na gano'n, parang hina. Eh. Parang hindi. Kasi walang... Oh, tapos, yun yan, trinay namin sa edit na yun ng una. Perfect. Kasi, originally, gusto ko sana yung simula para siyang ano eh,
para siyang Donnie Darko na sequence okay. na. I get it. Makikilala mo na lahat. So nandito si Candy. Pero nung time, pero nung sa edit wala na, hindi mo na siya nakita, likod lang niya. Kita mo na si BCG, nakita mo na siya. Dapat ganun. Pero hindi nag-work due to ano rin, budget, ano, limitations ganyan kasi wala kaming steadicam. So parang intention na shot na maglalakad na ganyan, hindi nangyari. Which is ano, good kasi buti hindi namin ginawang ganun. So nag-try lang kami nung editor na lagi kaya natin to dito. Mas ganun din yung ibang scenes, i-reshuffle kaya natin. So, pag may mga nakakita ako na review na about transition sila, no? Parang hindi ganun, originally ganun yung intention. Well, yun yan. So, kumbaga, now it really flows much smoother because you were like playing with bricks. And now, actually, nagustuhan ko siya na ganun. Yeah. Para siyang ano eh, pagka, kanyari, parang diary na may entry ka, di ba? Na hindi naman everyday meron. Yeah. May mga it times na nasiskip ka. So, parang gusto ko na biglang from this kunyari, from a battle from the winner, biglang nasa cemetery na mas ano ako parang feeling ko mas effective siya na ganun. Can you tell us about hooking up with the Balagtasan poetry scene because Vim Nadera is such a big cast a big shadow on that and since he was on the film parang may big legitimacy with it. Well kasi unang-una silang inspiration dito. Yung concept kasi dumating sa akin nung nasa event ako sa USD. Okay. It's the quadricentennial celebration ng USD. So, I was part of the Varsitarian. Meron kaming event in front of the main building. Okay. So, lahat nandun. Nagpunta sila Bien, nagpunta lahat ng mga tao na kailangan dun. And then, nandun din si, ano, si Vim, si Tay Antonio, tsaka si Mike Rosa. May part ng program na nagbalagtasan sila. In that time, 2010, doon pa rin na nagsastart yung flip-top. Yeah. So yung friend ko na taga GMA, sabi niya, finiture nga niya kasi talagang ano, ang lakas nung hits sa YouTube. Ganyan. So, nung sinabi niya sa akin, nagkaroon ako ng idea. Parang ano, magandang... These are two parallel cultures na mailing. Ako kasi fan ako ng 8 Mile. So, arang, nung nakita ko yun, hindi pa ako director. Sabi ko, someday sana may gumawa ng pelikula about ano. Hip-hop dito sa Pilipinas kasi malakas siyang movement. So, nung time na yun, naisip ko, sana may gumawa. Hindi ko pa alam na rin ako yung gagawa eh. Parang after, sana pero gusto ko magkaroon ng pelikula. So, parang after 2 years, nakita ko si Ben Lombera, nanonood siya nung album launch ni Glock 9 sa Eastwood. Tapos, as it, nasa harapan siya. Tapos nagpa-picture siya together, magkakilala pala talaga sila. Para kay Ben kasi, yung mga makabagong makata talaga, yung mga rappers. Yeah. Diba? And nung nakausap ko si Glock 9, yung iba pala sa mga gawa niya, nasa textbooks na. I didn't know that. Okay. So nasa textbooks na. So inaaral siya. Being taught in high schools? Yeah. Parang siguro as a new form of ano, poetry. Diba meron tayong ano, diba? Parang lessons minsan na, ito, alam mo tawag dito, diba? Taluntod, ganyan, simulang. Villanelle. Oo, mga ganun. So, ngayon, pinag-aaralan na daw yung ano niya, yung mga kanta niya. Tapos yun nga, okay, so it makes sense. Kaya siguro nga si Bien Lombera. Diba? So, tawag nga niya kay Bien, Tatay Bien eh. So, ano sila, textmates, parang ngayon, kakilala talaga. So, nung time niya, naisip ko, ano kaya, gumawa ko ng pelikula tungkol sa isang ano, aspiring rapper, tsaka isang ano, veterano makata na biktima ng martial arts. Mag-mix sila sa demolition. Originally kasi ganun yun eh. The demolition sila man. Doon sila mag-mix sa demolition scene. And yung character ko supposedly barker ng jeep. Kasi si Glock 9, barker ng jeep dati. Yeah, he is. So parang gusto ko sana i-base sa kanya yung, ano, yung character. Pero, nung dumating na sila Abra sa eksena, wala pa siya nun eh. 2010, hindi ko pa siya kilala. Para nakakita ako ng tao na pwede kong ano, pagulmahan ng character ni Hendrix. Of course, si Abra hindi naman taga-squatters. Yun so, hindi kabaliktaran. Pero, in terms of ano lang. In terms of yung style ng pagra-rap, yung ugali, parang nagkaroon na mukha. Ano ba talaga si ano, si Henry. Henry yung pangalan niya dati. Yung fleshing out the character, Henry talaga. Hindi Hendrix. The dynamic with Abra, was it like, did he take to Hendrix right away? Or... Nahirapan ba siya ng konti? Actually, si Abra, ang naging problema niya nung una, mahihain siya masyado. So, siguro as a person, ganun siya. So, kailangan namin siya paligiran ng mga theater actors. Tulad ninyo. For confidence. And ano rin, para ano siya, ma-encourage na okay lang yan, di ba ako mahiya. Were there techniques that you taught him? No, we had workshops. Workshops before, yeah. Ano. Pero, you know, after... Meron naman siya eh. Talagang mahihain lang. Kung maganda na yun, kailangan mo lang buksan. Yeah.
rapper siya. Be comfortable with that. Si Nor nga pala yung nag-hold ng workshops for the actors. For everybody. Yeah. What was the most difficult thing about that? Si Looney. Takot ako kay Looney. Parang nasuro ako ba itong mga balatan ako nito. Antay ko sa labas. But yeah, isa pa si Looney. As in yung una, talagang mapapansin mo parang nahihiya. Because this is your world, not theirs, diba? Yeah, so... Pero, you know what? You know, after... Siguro, siyempre, they're trying to stick with the script. And you tell them, you know, sinabi rin ni Treb na... Ano lang yan, ha? You can actually say your... It's your not own, set in stone. Yeah, yes, it's not set in stone. Mamaya, kita mo, umaadlib na siya. Pasok na pasok, oh. As in, you know, once they got comfortable... I think that was the point of the rehearsals. Eh. Being comfortable lang with each other, and you know, it's very rarely do Filipino films get rehearsals before, but it's very important for this film. I think it's an ensemble piece, eh. Because like sometimes sa mainstream. Tatawagan ka. Pwede kayo bukas. Ay, yun na yun. Pag-umuha ka, tapos pagdating, ito po yung papakita lang sa yung eksena mo. Ito na. Tapos may memorya mo lang yan mga 5 minutes before. You're not even going to get that full script? Oh, no. Really. Wow. So, sayang sa papel. Tipid sayang sa papel. Ganun. So, Jesus. Kumbaga, hindi mo alam. I've done mainstream. And, you know, what am I gonna bring to that? I'm just gonna memorize it and read it later. Or that's say it later. Not like this, na talagang na-flesh out yung character, you know, and, you know, I get a chance to really talk to Treb and anong gusto mo ba, direct? Paano mo nakikita si Fuentes for no, kasi gusto ko siyang tatuwin sana na parang, teatro. Ganyan na, supposedly, sana araw-araw may rehearsal. Pero, medyo kinapos kami ng oras, kaya konti. Kasi, yun nga problema namin dahil... Si Abra and Looney, kailangan namin i-break in eh. Medyo matagal yun bago lumabas eh. Parang lumabas yun, mga second day ng shoot. Third day. So, were you aiming for a lesser, less shooting days? Yes, okay. We were. Because of cost. Yes. I'm sure. But it was impossible. It was impossible. It was impossible. Impossible. Kasi as and you foresaw that? Yes. if we could have more days, then we'd shoot more days. Pero yun ang kaya ng ekonomiya. So, para sa ekonomiya. Pero yes. May iba kaya yung film if you had more days. I think so. That's what I mean. Pwede mas maganda siya. Mm. Naniniwala naman ako. Ang problema kasi namin nun, dahil nga, medyo kinapos kami ng time, especially nagsusulat kami hanggang editing eh. Kumbaga, maraming times na on the set namin kina-fine tune na supposedly na-fine tune na dapat. Dahil nga nung nawala yung screenwriter namin na si Niel, I had to take over the writing duties na ayaw ko dapat talaga kasi hindi naman ako confident na magsulat. So, pero si the master kasi pinarasan na, no, ikaw dapat magsulat niyan. Ikaw magsulat. Kala ko yung... She brought out the confidence in you. More of wala siyang choice. Wala. No choice. Otherwise, she wouldn't have a movie. Which is awkward din kasi kung ano yung gusto ko talaga yung sabihin, lumabas doon. And si Monster Mario and everyone else, sila yung parang baduy police. Yun yung gusto ko. Kasi ako ka naman, handa akong tumanggap kasi ng criticism. Kasi, sige, baton nyo na. Kasi kesa, di ba, lumabas yung pelikulang baduy. Okay sa akin yun. Pero, ang gusto ko naman sa kanila, pagka gusto ko, alam nila na, pag nilalaban ko, na ito yun. Kumbaga, kahit nasabihin nilang baduy, pero alam ko, tama. Go yun. Yeah. So kasi lahat involved eh. Dahil nga, wala na kaming time. Kailangan ma-involve lahat. Kahit nag-lock-in kami a few weeks before the shoot. Medyo kapos na yan. Pati PD nandun, pati location everybody. Manager. So lahat nandun. To talk about the story. The story. So, which is talaga inupuan nyo talaga. Para siyang thesis mo. Oh. Masaya siya. Dapat nangyari last year. Yeah. It's never happened to me before. Okay, that was a first for you. Na it's a group dynamic. Yeah. Pero kasi, I think the mark of a good director is parang hindi naman kailangan sa'yo lahat galing yung ideas eh. But you have to be able to know what is right for your vision. To filter out which one is yours. Because this is like the most collaborated work that I've ever worked on. Ever? Wow. May poets. Yeah. May dancers.
may singers, yeah. May, alam mo yan, parang there were so many elements that we had to put together a few weeks before the showing of the movie. Were the working parts like... So many. Yeah. Ang dami-dami. Can you imagine na parang sasabihin ni Direk bigla, parang gusto ko may dancer dun sa underground. Ooh. Parang, okay, pasok. Ganyan. Tapos, parang gusto ko may beats habang nagba-battle rap. Okay, pasok. Alam mo, yung parang, somehow, it worked. Parang, even if we were bombarding him with ideas, he was able to parang filter them. And I think that's what makes a good director, na parang, ikaw si, ano eh, guardian of this, so, parang, this galaxy. Parang, okay, hindi yan. Okay yan. Okay, so, okay kasi, then, if it, like kunyari, this is the director namin. Ano siya kasi, eskador, yun ang gusto ko sa kanya eh. Okay. So pag sila niya, baduy yan, so baduy. Diba? So titignan ko baduy ba talaga. Diba? Na okay yun. And lahat kasi, most of the people involved, kahit na assistant director namin, writer siya. Okay. And the director, mm-hmm. Or DOP is also a director. Also Si Kintz. She's a writer. She's LP, pero she's a writer. So alam mo yan, so lahat ng comments, diba? Talagang vinavalyo ko, ginto lahat, diba? And yung finifilter ko. And yun nga, kaya nga, para sa akin, yung pelikula, hindi mo siya pwede talagang tawagin na a film by Treb Monteras. Hindi siya ganun eh. Pelikula kasi collaborative effort siya eh. Diba? So parang, yun nga, parang lahat ng tao doon, ano siya, yun, may contribution doon. So ako, medyo nailang ako kapag ganun, a film by Treb Monteras. Ganyan. Kaya sa dulo, directed by Treb Monteras. Kasi yun naman talaga yun. Totoo. So hindi siya a film, directed by? Oh, directed by. Ang maganda... I think is yun na pag kahit na sa standby area kami, we discuss about the next scene or whatever, di ba meron tayong mga ganun na ano mang gagawin sa scene na to, teka ayusin natin, so medyo democratic yung process talaga. Yeah, ang maganda kasi I think it really helps na iisa rin yung malinaw sa lahat na ito yung gusto nating sabihin na, but we have to say it right, we have to say it yung we have to say the film, ito yung gusto sabihin ng film. So, nagkakaisa doon. So, kaya maganda yun. Minsan nagkakagulo ako may pagbabalik sa original script. Kasi, hindi na yung script. Oh, iba na to. Oh, iba na. Ganun. Ay, if I may, yung original na script na pinadala sa akin ni Monster, talagang tumaas yung kilay ko talaga. Oh, ganun siya ka... Gusto ko sa... Ay, Monster, I love Monster. She's been a friend of mine for the longest time. Talagang challenge of friendship ba? Yeah, unfriend ko yata. Parang ganon. But since I Mario and Monster, mahal ko yan eh. So okay. Kahit, sige na nga, kahit ganito to, gagawin ko. The things you do for love. Pero buti na sinabi ni... So, ano naman siya? Hindi pa yan, ha? Ah, okay. So may display. Pero, that's why I tell all the actors. All the actors. Eh. Kasi talagang ganon. And it works. I told my wife. Grabe si Monster back. Ganon. Pagka yung role kasi ni Nor actually ano siya eh, siya si Espiritu Alberto Fuentes, yun ang pangalan niya dati. Espiritu Alberto and mabait siyang police. Yes. Ah, yun yung original. Ayun, hindi ko pa nalabi. Oh, so audition for Mando, pero sobrang siyang mabait siyang police, strict police. Coco Martin to. Coco Martin. Mabango. Ang bango niya. Oh. And you didn't like It was just wrong. Yeah. Okay, I'll be frank. That whole original script was just wrong. Sorry ah, inunahan ko na kayo. I mean, wrong trash can wrong. Hagi sa trash. Sorry. Oh, pero, ganun, baby pa kasi siya. Yeah. Baby pa yun. So, ganun siya. And yun nga, parang corny niya, ba't siya ganun? ba't ang bait niya? Alam nga, hindi siya makatotohan ng tao. Alam mo yan, dapat nagpari siya. And you told him that. No. And he didn't need to tell me. Kasi ako, naiina ako sa character talaga niya. Diba? So, even si Doc din, may mga kailangan baguhin sa kanya. Hindi lang, may so, mga actually, lines. Lahat naman, lahat. May mga lines doon na talagang towing the line that's off. Why the, that's why I said foreignness? The... Hindi, towing the line off. You're aware we can't see you talking, so you need to articulate. Oh, am I allowed to say? Yes. Okay, see, it was towing the line of the administration, the current administration. Okay. As in, word for word. Word for word. Kung ano yung, kung ano yung press release ng PNP. That's it. Yun yung, oh my! As in, kaya nga gusto ko ihagi sa trash can eh. Yeah. So it's almost propaganda. It is. Oh! It is. Almost? No, it was. It was. Okay.
It was. Kaya ako, naging passionate na ako. Kaya pag lumating. So yeah, it was. Naabutan niya, nabasa niya. Mm. Kasi that actually hindi naman siya mag-audition din. Parang nabasa mo lang yung script, di ba? Ano ba niya? Doon pumunta lang ba ako sa inyo? Pumunta lang siya. Pinakita mo lang sa akin. Nora and I were just hanging out. And I really wasn't gonna ask. No, I was there to something. I was there for something. Another movie. Another movie. We're talking about another movie. And then, it just so happened that I wasn't really sure about the intentions of the movie. Kasi ako, pag, again, ang tinitignan ko yung filmmaker, yun muna yung mabigat sa akin. Kung okay sa akin yung filmmaker, maybe I'll think about it. But really, that movie, that so, screenplay, yeah, is not... It needs to pass through certain gates for you to be on board. Let's talk about that. Just to riff on that, because it's not only fostered a lot of discussion. Because I think the speaking of the original story and stuff like that, now it's very fair. It's very, I wouldn't say neutral. It's just really reality. Fair to, yeah, it's reality. This is the one side. This is, what do you think? Yeah. There you go. Do you think your intentions have reach the audience in such a way that it fosters discussion, but it also fosters thought? What do you mean? Thought? It fosters thought in a way that says, now what do we do? Ako yun yung, syempre yun yung wishful thinking ko, na you think about it. Now, of course, it's all about what you're feeling at that moment, and I hope you agree with me, and I hope you stop not caring. That's what I want to happen for this movie. And I have converted some of my friends about the way they think about this administration and about the situation. So that, honestly, personally, that makes me... Through the movie. Through because of the movie. That makes me happy. That means I don't have to spend another hour trying to discuss in that way. I guess it's such a utilitarian piece of art. I hope. Sorry, lalim hindi ko nakuha. Well, ako rin. Personally, may mga tao rin na nag-iba yung pananaw nila. Especially nga sa politika, nag-iba yung pananaw nila. Noong napanood na yung movie and na-involve sila dito. Diba? Kasi yun nga, parang ang hirap kasi dahil divided talaga tayo, diba? The country's divided, and ako, nasurprise ako sa mga ibang tao na mga kaibigan ko na iba yung paniniwala. Pero syempre, kailangan natin respetuhin yun. Diba? Kasi kesa magkontrahan tayo, we just respect each other. Kasi ganun yung pananaw nila. But hopefully, yun nga, itong pelikula na ito maging susi para maintindihan nila kung ano talaga yung nangyayari sa bansa natin. Kasi ako gusto ko rin sinaintindihan kung bakit ganun yung paniniwala nila. But you know, nakakatawa na may mga maraming tao, maraming akong kaibigan na napanood din na yung pelikula. O nga, no? Ganito yung nangyayari. So parang nag-agree sila na, this is really happening. Oh, parang yun nga eh, parang beyond politics eh. Parang tipong, may mga tao namamatay talaga. Yun yung... That is a fact. That's diba? O baga, nababali talaga human rights and... Yun nga, may mga tao kasi nakakalimot dun sa, ano eh, dun sa dilim ng martial law. Diba? So, but through this film, yun naaalala nila, nga, may biktima talaga. Diba? May mga tao talaga na nagsuffer. Hindi siya katang-isip lang. Ganyan. Kasi surprise ako, marami akong kaibigan na pag nagsalita or nagpost sa Facebook, alam mo yan, parang tipong parang hindi nangyari yung ano, yung martial law, parang hindi nangyari yung World War II, kasi ganyan yung argument eh, hindi ka pa buhay no, ganyan. It's such a decision of nature, I guess. Yeah, but yeah, it doesn't matter na nung 1942, hindi nangyari yung World War II, hindi tayo buhay lahat. No? Yeah. Ako may nagsabi sa aking kaibigan na, bakit pati si payaso doon sa climax? Bakit pati si payaso? Yan yung reality. Na actually, talaga. Kahit hindi siya, yung dalawa lang, nandun siya eh. Makakasama siya. Actually, sa totoo lang, si Payaso kasi kung mapapansin niya, sa kanya lahat galing ng kwento ng tokhangan, EJK. Because he is a pro-administration. Ano? I mean, fan siya eh. Tipo yun, di ba? Kasi may mga ganun bata na wala lang, fan lang nung ano, nung presidente, fan lang nung ano. Pero hindi nila na, parang ang babaw sa kanila na may namamatay. Di ba? Pero, yun nga, mostly, sa mga nababalitaan ko ngayon, sila pa yung naging biktima. Yung naniniwala sa
sa administration na to, sa mga ginagawa ng administration na to. Nor? Were you riffing on something that you wanted to? Nice. So this is becoming its own thing online because Niel is putting out posts na parang ganyan, and it's getting picked up by DDS pages. Na parang, talaga? Meron ba? There's this thing. Parang ano daw, ginagamit siyang hindi daw nire-recognize na pwedeng maging creative ang mga ka-DDS. Hindi ko kasi nabasa yung mga posts, eh, no? But, it's one thing. For the record, Niel is a very creative person, you know. Nung na-meet ko kasi siya, this was before the elections, di ba? And I really like the guy, ganyan, kasi marami siyang nagawa. I mean, di ba? Even before, ano naman, Respeto, you know, foundation siya, and everything. But, you know, it so happened lang that for this particular project, diba, hindi niya na kinayang matapos kasi iba yung gusto namin sabihin pareho. Diba? But, yun nga, mali yung perception na hindi maging creative ang mga DDS. Kasi pag nakita mo mga balita, napaka-creative. Sobrang creative na. Too creative na. Wow! Pwede pala yun, alam mo. They're so creative. Hindi, ako, honestly, hindi naman not being sarcastic, but, you know, I have friends and, that are supporters of the third administration. In the art world. And they're very good. They're very respected. And, you know, sometimes gagawin kasi wag muna, we just don't, you know, when we get together, we just don't talk about it. Actually, yeah, marami nga. Like, Robert Senya, he's a respected theater people. Although, kasama ko si Noni sa TV show, we talk about it. Ako naman, para lang makita ko yung other side. And we don't fight. Which is the most ideal, I think. Exactly. I always tell other people, hindi mo nag-uusap kami ni Noni. Oh. We talk about it. I see his view, kung ba't niya ganun. Although, siyempre, gaganun pa rin ako, na parang medyo mali. Pero, hindi kami nag-aaway. At the end of the day, mag-iwalay kami. See you later. Bye. We're still friends. Naging para siyang religion, eh. Yeah, pagkakaiba tayo ng paniniwala. Exactly. Kanya-kanya tayo meron lang talagang rabbit. Both sides. Uy! I know, I don't want to say both sides. That's so Trump. Yeah. Both sides. I'm just kidding. I want to know where you guys go from here with your success and with your... Mitch is having... Definitely, I think, not only made a dent, but a real difference in terms of, again, not only fostering the discussion, but movement and thought. Very respected to our plans. May mga plans naman, eh, no? But, you know, new rappers, lockdown. Ang problema namin is, kailangan namin ikot lang muna to para ma-reach talaga yung lahat ng tao na kailangan makapanood. And yun nga, may mga pinagplanuhan kami, actually. Sabihin ko ba? Pero yeah, siguro. Could be a series, could be part 2. Surprise na lang. But you know, baka, ako kasi may mga iba rin akong gustong gawin. But ayoko naman ma-label as a hip-hop director lang. Kasi, yun lang yung una kong gustong gawin. But of course, marami baka ibang gustong gawin na medyo pareho rin ng tema siguro. The movie is still showing, so I hope people still continue to go inside the cinema and help us out. Pero finally, matutuloy yung dream ko for the movie actually, which is to go to barangay screenings and hopefully be contextualized by a human rights group like Takita, which is what we're about to do. So iikot sila sa mga schools and barangays and show it to people, to everyone. It's been an uphill climb trying to get people in the cinema, but at least the people who liked it just don't like it. I mean, they love it. They talk about it. So I think that's enough. But I think until people keep dying, it's never gonna be enough. We're just gonna keep doing this until we reach out to everyone. Thank you so much. Is the same Respeto thing still ongoing? Yes. Because you're still... We're still going to be screening until Tuesday. So, same Respeto. Hopefully, by extent pa, but you know,
Until Tuesday. Right. Binalabas kasing parang, oh no, lalabas na yung ano, Blade Runner. exactly. Hanggang Tuesday daw. Hanggang okay. See. Which is today. Yes. Mm, is yeah. there anything you, anybody would like to thank? We, I want to thank these two. Grabe. Napadaan lang ako, biglang napasampa ako sa ano. So this is my second favorite movie. Well, big time first. Now, really, really proud of it. So I want to thank Treb and Monster. Thank you, SABAW PH, ano, for the support and the really nice review. Ano ba ba? Thank you sa mga nakapanood na and hopefully mas marami pa kaming ma-reach na audience through you guys na nakapanood na. Please spread the word. Tell your family and friends about our film. Yeah. Hashtag save respect. Save respect. Yay! Thank you so much. Thank you. Thank you. SABAW On RECORD. Yay! Yay.